Hello, today we're going to talk about arrays. Yun, so arrays. So yung arrays, isipin nyo na lang, ano yan, parang variable. Kaso, madami sila. So, diba ganito, ang pag-declare ng variable is unahin yung data type, tapos yung pangalan, tapos yan, pwedeng lagyan ng value, halimbawa, dahil int yan, 34, semicolon. Ngayon yung pag-declare ng arrays, parang ganyan din. Data type, tapos pangalan, gawin natin quants kasi madami. Tapos, may kasunod na square bracket, tapos ang laman nito ay kung ilan yung magiging laman o element ng arrays natin. So, halimbawa, gawa tayo 5. 5. Ayan. Halagyan natin ng value. Yung 5 yun. So, halimbawa, 2, ay 3, 5, 22, 12, 9. Yan, so meron na tayong array. So yung array natin may 5 element at yung 5 element na yun ay 3, 5, 22, 12, 9. Yan. Tapos kasi 'di ba, pwede rin tayong mag-declare ng variable na walang value. So ganun din sa array. Pwede rin yung ganito. Pero pag nag-declare ka ng ganito, kailangan may laman tong square bracket. Kailangan ilagay mo kung ilan yung element. Kasi pwedeng maging optional to. Halimbawa, hindi mo siya lagyan. Pwede yan. Kaso, kung hindi mo siya lalagyan, kailangan lagyan mo ng ganito. Halimbawa, yung kanina, kailangan lagyan mo na siya ng value. Mga value. Yan. So, ayan. Halimbawa yan. Wala tayong dineclare. Ano nilagay dito kung ilan yung magiging element ng array natin. Pero, dito, nilagay natin yung mga laman. So, yung array natin ngayon ay may laman na 4. Yan. So, pwede rin yung kanina. Balik tayo dun sa kanina. Yung, ayan. Yung hindi natin, nilagay natin kung ilan yung laman, pero hindi natin nilagay kung ano-ano yung mga laman. So, paano natin lalagyan ng laman yun? So, importante na malaman natin kung paano ba na-access o nagagamit yung bawat element ng isang array. So, halimbawa, itong quants na array natin, may lima siyang element. Pero, wala pa silang value. So, paano natin sila lalagyan ng value? So, una, kailangan natin malaman paano natin ma-access muna yung mga element na yun. So, simulan natin yung unang element ng array kasi itong array na to, natin may 5. Unahin natin yung unang element. Paano natin ma-access yun? So, ma-access natin yun kapag ito gamit to. Tapos, yung pangalawa. Tapos, yung pangatlo. Ganito. O, yung pang-apat. Op. Yan. So, para ma-access yung unang element, ito. Yung pangalawa, hanggang dun sa panlima. Kung napapansin nyo, yung 0, hindi to ganito. Hindi 1, 2, 3, 4, 5. And so, sa programming, no, laging nagsisimula yung pagbilang natin sa 0. So, yung unang element ay yung 0. Yung huling element natin ay yung 4. So, halimbawa, lagyan natin ng value yung quant 0. Five.
Ito, lagyan natin ng value yung 7. Itong pangatlo, lagyan natin ng value 90. Ayan. Tapos yung pang-apat, lagyan natin ng value 21. Tapos yung pang-lima, lagyan natin ng value 0. Ayan. So, ngayon, yung bawat element ng array natin ay meron ng laman. Ngayon, paano natin siya i-display? Ganito ba? Siguro ganito yung gagawin ko. Kuan 0. Tapos mag-end din ako. Tapos kuans ganito siguro, no? Kaso nakakatamad mag-type. Tinamad lang ako. Paano yun? So, meron tayong dapat mapansin dito, no? Para ma-access natin yung bawat element ng array, ang binabago lang natin ay yung laman nitong square bracket. So, ano kaya ang magandang solusyon dun? Kasi, mo ginamit natin yung pangalan ng array quants. Tapos lahat sila may square bracket, 'di ba? Lahat sila, lahat ng pag-access natin ng mga element ng array, si ginamit natin yung pangalan ng array tapos yung square bracket. Ang pinagkaiba lang yung itong index na tinatawag. So imagine natin, halimbawa, paano kung meron tayong variable dito na ano, i. Tapos halimbawa, meron siyang value, halimbawa 0. Tapos ang ginamit natin dito as sa lahat ng index nila ay ginawa nating i. Tapos kada sa pagitan nitong mga to, nagbabago yung value ng i. Bawa dito, nadagdagan yung ano. Nadagdagan yung value ng i. Yan, so imagine natin yung i ay 0. So yung i na to 0. So yung magiging unang laman ng array natin ay 5. Tapos nadagdagan yung i ng isa. So 1 na yung value ng i. So yung tinatarget ng quants 1 ay yung pangalawang element at magiging value niya ay 7. Tapos dadagdag ulit, dadagdag ulit, dadagdag ulit. Yan. So, ay, hindi pala kita yun. Kita na. So, dito meron tayong, sa code na to, meron tayong matututunan. At yung bagay na yun ay, yung array ay magandang gamitin kasama ang loopings, yung mga for loop, while loop, do while loop. So ito, halimbawa, for loop. J less than 5, J plus plus. C out, quants J. So ano kayang ginagawa ng for loop na to? Sige, tingnan, i-simulate natin. Yung, meron tayong J 0. Tapos 0 is less than 5, true. So gagawin niya to. Si out niya, ano yung value ng J? 0. So ibig sabihin, i-output niya yung unang element, which is yung 5. Tapos mag-J++, magiging 1. Tapos 1 is less than 5, true. So 1, anong quants 1? Yun yung pangalawang element, which is yung 7. Tapos J++ hanggang sa, yun, it might display niya na lahat tong 5, 7, 90, 21, 0. Iyon. So, paano kung halimbawa, hindi tayo gumamit ng array? Yan, kasi, di ba, malalaman natin yung
halaga ng isang bagay kapag wala siya. Ay, yan. So, paano pag walang array? Halimbawa, meron tayong ito, quant 1 quant 2, ay, ba't ganun? Quant 1, quant 2, quant 3, quant 4, quant 5. Hindi tayo gumamit ng array. Nagumawa lang tayo ng limang variable. Tapos ang gagawin natin, wala na to, wala na. Tapos dito, quant 1, quant 2, quant 3, quant 4, quant 5. Tapos, i-output natin. Magagamit ba natin itong for loop? Hindi na. Yan, mas maganda sana kung nagagamit yung for loop, no? So, pag i-execute natin yan, ganito. Quant 1. Yan, i-type natin lahat yan. Yan, so yun yung halaga ng array natin. So, mahalaga siya. Kasi kung... Ay, alam nyo na yun. Na-explain ko na eh. So, yun lang. Yun lang yung topic ngayon. Kung may tanong kayo, i-google nyo. Pag hindi kaya ng Google, huwag kayong susuko. Isipin nyo lang yung mga kapatid nyo. Yun ang alien.